So what's up mga bae? Welcome back for another vlog. Welcome back to our channel for today's video mga bae. Ano bang topic natin or pag-uusapan natin ngayon? Okay. So ito, naisip ko lang to, bago lang ito. So ang gusto kong ikwento sa inyo ngayon or pag-usapan natin is 10 things I hate with my Honda City GM6 or Honda City 2016. Parang random thoughts lang na naisip natin to. Ayan, kasi di ba puro positive yung binibigay natin sa ano eh, sa Honda City natin. Why not na ano naman, kapaligtaran naman sa so, yung mga pangit naman sa Honda City. So based on my own observation. So ayan, ito walang ano siya, walang bias siya. Since di ba syempre love na love natin yung auto natin eh, no? Honda City. So, ito yung nag-iisang kotse natin and yung pinaka-first car natin. So, ikikwento ko na sa inyo kung ano ba yung mga pangit sa kanya. So, matagal nga pala tayo hindi nakapag-vlog dahil ano, lumipat na kami ng bahay. No? So, nag-i-size muna, nag-renovate ng mga unit. Kaya, medyo natagalan. So, sa susunod na vlog, i-room tour ko kayo sa ginawa nating renovation sa condo unit natin, 24 square meters. Actually, nandito na nga kami, pero sa susunod yun ay papakita sa next vlog. So, kung kailangan nyo ng contractor para sa pagre-renovate, major renovation or minor renovation ng inyong condo unit or dream house, so, PM nyo lang ako or PM nyo yung Facebook page natin, which is HN Latina Design and Construction. So, ipapasok natin yung budget nyo para mauwa natin yung design na gusto nyo. Yung mga parang team na homebodies. Kayang-kaya natin yung mga bayo. So, ayun lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tara na. Punta na tayong parkingan and i-discriminate na natin. Anong tawag na? Parang laitin na natin yung Honda City natin. Tara na. Let's go! So ayan, mag-exercise daw kami sa parking lot kasi wala pa masyadong kotse doon. So after namin mag-vlog, exercise naman. Okay. Tapon basura muna. So ayan mga bay, tapon lang namin basura, tas dito tayo sa 8th floor. Biruin nyo yun. Hanggang 8th floor yung parkingan. So, mga 10 minutes pababa sa paakyat pa lang. Late. Kaya, lagi na akong late papasok eh. Kaya, ang ginagamit ko na kadalasan yung motor. Kasi lagi sobrang haba ng paikot-ikot. Biro mo, at 8 floor yan. So, ayun, tara na. Let's go! Huh? Jogging na jogging ka, girl. Saan natin siya pwede ilagay? Sa maliwanag na. Saan ba banda? Hindi, dito sa abila. Sa ilalim na... Ano? Dito banda maliwanag eh. No? Dito tayo mag, ano, mag-vlog. Tara! My Honda City GM6. Okay. So, unang-unang pinaka-hate ko dito sa Honda City GM6 natin, simula nung pili natin siya, ay
wala siyang ano, wala siyang fog lamps. Hindi siya included. Ito, dito, yung stock pa lang siya, as in, ito lang, yung cover lang yung binigay ng kasa sa akin. Okay? Ayan, ito, aftermarket pa yung fog lamps natin. Pero, okay naman siya dahil plug and play siya. And, isingit ko lang, kasi nga pala, yung Honda City natin is yung pinaka-base. Siya yung pinaka-mura na ano na Honda City. Manual transmission kasi siya. Okay. Then next. So, next na pinakaayaw ko dito sa Honda City natin is yung ano niya, yung height clearance niya. Lalong-lalo na sa harapan. So, sa harapan kasi, lagi siyang sumasayad kahit hindi pa ako naka-body kits nun and naka-lowering spring mga bay. Yung stock clearance ng Honda City is sobrang baba niya. Okay, ito ata yung ano niya, yung clearance niya. So, laging sumasadsad sa mga drive-thru. Pero sa amin, hindi naman siya sumasayad. Pero yung matataas na rampa, laging sayad. Okay. Okay, then next. Ito yun, ito pala yung gusto kong paita sa inyo na laging sumasayad, mga baya. Yung pinakailalim niya. Meron siyang pinakailalim dito. Ayan o. Itong black na to. Ito. Diba? Ito. Yun yung laging sumasayad sa kanya. Okay. Then next na pinakaayaw ko dito sa Honda City natin. Dito tong ano, sakit niya lang ata talaga to. Lahat ng mga owners ng Honda City. Ito yung nireklamo. Itong bumper clip. So, kahit hindi ka naka-body kits, pusa siya natatanggal. Ito, dito. Kaya pag hinatak natin yan, wasak-wasak yung ano ko, yung clip ko. Ayan o. Yan yung sakit sa Honda City, mga bay. Sobrang laki ng gap. Kapilaan yan, kaita natin yung kapila. So, dito din sa kapila. So, ayan. Kaya pinalagyan ko siya ng ano, na support dalawa. Kaya lang, ang pangit lang sa pinalagay kong support, kinakalawang siya. So, kaya, pag na-approve yung insurance natin, tatanggalin na natin yung body kits natin. And, ano, magki-clean lock na rin tayo, diba? And, papapalitan natin ito buong harap. Kasi, pasag na rin yung dito sa harap. Ito, paita ko sa inyo. Basag na rin yung harap natin. Ayan. Nakikita nila. So, dito tinamaan niya. Tinamaan din siya. So, nadamay din siya. Kaya, lagi na rin nakababa yung ano natin. Yung front bumper natin. So, sobrang laki ng gap. As you can see dito sa ano natin. Sa headlight bumper. Ilawan natin. No? Sobrang laki na ng gap natin mga bayo. Ayan na. Diba? So, ayan. Okay. So, madumi yung makina natin. Hindi pa tayo nakakapaglinis. Ito yung basag. So, halos wala na rin yung mga ano niya, yung mga tornilyo niya. Eh. Kasi, syempre, na-alowered tayo. Talagang, lalong lumalala. So, ayan. So, yun yung pangatlo natin, ano, no, nire-reklamo sa Honda City. Then, yung pang-apat naman is yung, ano natin, yung hulong. So, nung napili ko to, diba, nung bagong labas siya sa ASA, yung gulong niya is ano, Turanza. Turanza na 14 inches ata yun or 15 inches. Actually, binenta ko na siya eh. Ginawa ko siyang reserva dati. So, ano siya? Steel rims. Okay. Ito yung picture niya, steel rims. So, ano siya? Kahit gamitin ko pa lang ng siguro mga 1 month or 2 months, parang ano pa lang, ilang buwan pa lang sa akin, nagkabungol na agad yung ano, yung gulong ko. Kaya nagpalit agad ako ng another tires. Okay. Pero yung tires ko naman yun, ano, siguro mga nagamit ko mga 8 to 12 months lang dahil bugs na rin ako. And syempre, nagpalit na rin ako ng tires na syempre, akma doon sa bugs na rin. 70 inches. Ito na yun. Ito na yun. Ito yung nabili ko na yun. So,
meron tayong clip niyan na nabasag yung ano natin, bags natin. Ito yung link na yan. Okay. Panoorin niyo kahit nabasag. Okay? Then next. So, next na natin ang ayaw dito sa Honda City natin is yung gauges. So, gauges. Ito mga kay. Ito yung gauge natin. Ha? Ang pangit niya, di ba? Color orange lang siya. Ito lang. Sobrang simple niya lang. Meron kang parang velocity na inukuha. Tapos yung revolution. Then yung ano, gas pump. Yun lang. Sobrang ano niya lang. Sobrang basic niya. Para sa pangalan na Honda. Siyempre, di ba? Pag Honda, ano yan, agad eh. Parang high class na vehicle. Kasi walang ginagawang taxing ng Honda, di ba? Meron pa grab, patakas. Pero taxing mo lang. So, kaya malaki talaga yung expectation mo kapag naka-Honda. Okay? Then, sunod naman, na pinakayo ko dito. So, pang-ina na tayo, pang-anim na, no? So, yung ano niya, yung speaker niya. So, after a year pa lang, mga boy, dito. Ito mga boy, may kumakalansing na, parang may natanggal na agad na screw. Parehas. Both sides. Both sides. Talagang pag umaandar ka, maririnig mo na parang may naglalarong screw sa ano, sa loob. Tornilyo. Kaya nagulat ako bakit gano'n eh. Pero hindi ko na maibalik sa asa dahil siyempre, isang taon ko lang ata inaasa ko, then nilabas ko na rin siya. So meron ako doon insurance lang para in case na mababangga, di ba? So ano tayo? Prepared tayo. Okay? So ayun, yung speaker. Pero maganda yung tulog ng speaker natin. Hindi siya pang karamihan. Hindi siya yung umurahin. Doon nga lang sumaklay. Kasi both sides, may kumakalansig. So, ewan ko ngayon kung kumakalansig pa rin. Parang wala na ata. Eh. Siguro natanggal na yun. Hindi ko naman siya pinagawa eh. Okay? Then, pang 7 natin is yung handle. Ito yung nakaka-bad trip sa ano natin, sa unit natin mga bay. Tingnan nyo ah. Ito, dito. Pag bababa ako, wala akong kakapitan. Kasi dito yan eh. Dito wala, zero. Ang meron lang dito sa passenger, isa lang. Tapos dito sa mga ano, sa rear passenger, wala kahit isa. So ayan, hindi ko pa natanong kung saan pwede magpa-abit ng mga ganitong handle. Kasi pag naka-bright seats ka kasi, medyo mahirap bumaba. So ayan, at sakit dito sa ano, sa e-club. Nahihirapan na akong bumaba, kaya kailangan talaga may handle ka na aakapitan. So ayan, yun lang sa akin kapag naka ano, bride seats. Kailangan stiff yung ano mo, yung sa tie part. Okay? Then next, yung space, pang-walo natin na pinakayo ko sa Honda City is yung rear space. Ito, ano ba yung rear space na sinasabi ko? Yung dito sa window, rear windshield, sobrang ano, sobrang ano niya, liit niya. Ang hirap linisin, kaya pag nakita niya, tutok mo sa kanila. Sobrang dumi na nung ano natin, no? Nung likod. Hindi nga kasha yung ano dito eh. Yung mga hard hat. Siyempre, engineer ka, di ba? Dapat, ano, dito ko sana ilalagay yung hard hat. Kaya lang hindi siya kasha. So, makikita mo sa ibang mga kotse, kasha yung hard hat dito sa Honda City. Hindi siya kasha, mga pa. Kaya, ginagawa ko, nilalagay ko na lang dito sa loob yung hard hat. Okay? Okay nga, makikita niyo. Sobrang liit niya lang. Ayun lang yung kasha, mga pa. Ito lang yung ano lang, yung mga mask lang sa kayong top. So, ayan. Yun yung pangalan natin, no? Pang 8. Then, pang 9 na pinakayo ko dito sa Honda City natin is yung tail lights. So, bakit ka? Ito yung tail lights niya. Mga bay. So, ayan yung tail lights niya. Sobrang ano niya lang, simple. So, kung compare mo sa Honda Civic. So, ang layo ng ano niya, ng itsura niya. So, ito parang
hindi siya masyadong maganda. So dapat pinarehas niya na, pinarehas na nila sa ano, on the grace na taillights. Yun talaga panalo yung taillights niya. Soon, makakamit tayo yung mga okay na. And yung last. So yung pinaka-last na ayaw natin dito sa Honda City natin is itong antena, mga kapay. Ayun na, no? Yung antena natin. Hindi pa siya ano, hindi pa siya shark spin. So kaya ang mangyayari, ano siya, ninanakaw siya ng mga magnakaw. Kasi ano lang siya, tornilyo lang siya, iliikot lang siya. So yun sa akin, wala na, di ba? Yun lang yung kapangitan sa ano natin, sa ganitong type na antena. So ayun mga kumabay, so yun lang yung gusto kong share sa inyo. So mga ayaw natin sa... So mga ayaw ko pala sa Honda City natin, mga kapay. So kita it's ulit tayo sa next vlog natin. So siguro ang next na i-vlog naman natin ay yung things I love with my Honda City. Okay? Diba? Parang maganda yan. Yung kung ano yung ayaw mo din, kung ano naman yung gusto mo. Kaya abangan nyo yung mga kapay. So don't forget to like, subscribe, comment, and hit the bell button for more car vlog videos, mga kapay. So, kita ito na tayo next time. Maraming salamat. See ya. Bye ka na. Bye. Bye. Nakapang-jogging na. Ayan, dito kami magda-jogging. Yan, paikot kami doon. Okay? Okay. Bye, guys. Bye, mga bye.